guys, welcome sa aking YouTube channel. Ate Ai, Ate Service. So, ang ano natin ngayon is 10 katotohanan about sa akin. Ganon, 10 talaga yun. Unang-unang katotohanan pa talaga sa akin is yung ano nga ba yung totoo kong pangalan. Kasi madalas talaga ang tawag sa akin is Ai lang. So, siguro baka mag-curious kayo, kaya Ate Ai talaga yung channel ko. So, ito talaga yon. Ang totoo kong pangalan is Aileen Ayen Cuevas Nepomuceno Ihurango. Yes, Aileen Ayen Cuevas Nepomuceno Ihurango. It's Aileen. Yun po talaga yung name ko. Name, ang Ayen po is nickname ko. Yung Cuevas po is apelyado siya ng mama ko nung dalaga pa siya. Ang Nepomuceno naman po is yung apelyado ng papa ko. So, yung Ihurango is my new surname, ganon. Kasi po, I'm married. So, ganon. Mamaya, i-details ko po sa inyo kung kasal na ako, ganon. Parang hindi rin po kayo malito para sa full name ko. So, ilalagay ko na lang siya sa baba nitong video na to para maintindihan nyo. So, ang pangalawang katotohanan na naman about sa akin is, ilang taon na nga ba ako? So, tingin nyo guys, ilang taon na ako? Walang sasagot, syempre, ako lang to. So, I'm 26 years old po. 26 years old na ako, guys. Nag-26 ako nung last January lang. Last January lang itong ano. 26 ako. So, yun nga, 26 years old na ako. So, total, nabanggit ko na rin naman, yung ikatlong katotohanan about sa akin po is yung status ng aking puso, ganun. I'm married po for 7 months. Kinasal po kami last December 3. So, yeah, I'm married. Pero wala pa po kaming baby, so inaantay pa po namin. Siguro matagal pa or siguro in a God's way na lang din po na i-deliver na rin sa amin agad, ganon. Kaya waiting na lang din po kami. Pero sana soon magka-baby na rin kami kasi hindi natin alam yung panahon na kung hanggang kailan na lang tayo. Gusto na lang na, ang gusto na lang natin is mag-enjoy yung buhay natin, di ba? So, yung pang-apat na katotohanan po about sa akin, ano nga ba yung hilig ko? Or yung madalas kong ginagawa? Or sinasabi nila na hobby natin? Isa talaga sa pinakapaborito kong gawin is ang pagluluto. Lalo na pagdating sa ulam. Mahilig ako mag-try ng mga bagong recipe or mag... Ano yun? Yung mag-create tayo ng bagong recipe, i-try natin yun kung masarap. Tapos, kapag alam natin masarap, parang overwhelm sa atin yun. Parang nakataba ng puso sa atin yun kasi, syempre, masarap. Tapos, ano lang natin yun, try-try lang natin. So, yun yung ika-apat na katotohanan about sa akin. So, ang panglimang katotohanan about sa akin, sana nga ba ako nakatira ngayon? So, ako po ay nakatira ngayon dito sa Sitio Tabok, Buena Vista, Sablayan, Occidental, Mindoro. Nagre-rent lang po kami dito. So, wala pa po kaming sarili kasi bago pa lang nga po kami. 7 months pa lang kami ng asawa ko. So, ang panglimang katotohanan po, pang-anim na katotohanan ang tungkol sa akin is yun nga po, may asawa na ako. So, kinasal kami last December. 7 months pa lang po kami mag-asawa. Actually po, yung asawa ko is classmate ko siya noong high school. Siguro yung mga kabatch namin, alam na nila yon kasi hindi naman natin alam kung sino yung taong nakatadhana sa atin. So, yung asawa ko, nakilala ko siya noong high school kami. Magbarkada kami, ganon. May parang more on tropa kami before kasi hindi naman ako ano yung totally girly yung babae medyo boyish ako kasi so, kung nakikita niyo na kaganto ako ng damit wala ako ng pakon sayo po kasi yung mga damit ko na yung pinasasakot so, ang pangit naman po humarap sa camera na hindi tayo presentable or presentable po syempre nakakahiya po yun so ang number 6 po na pang-itong. Actually, maraming bagay na katotohanan about sa akin. Pero syempre, 10 lang talaga yung isi-share natin. So, ang pang-pitong katotohanan po about sa akin is, ilan nga ba kaming magkakapatid? So, 7 po kami and ako po yung bunso. Yes po, 6 po yung girl sa amin, tapos 1 po yung boy.
So ako po yung pinakabunso sa amin. Hindi ko po alam kung bakit ganun kami kadami, pero sobrang saya na magkaroon ka ng maraming kapatid. Siyempre yung iba po hindi nabibigyan ng maraming kapatid. Tsaka hindi naman po dahilan ko na marami kayong magkakapatid is mahihirapan yung buhay. Depende na rin po siguro yun sa pagpapalaki ng inyong mga magulang or sa estado ng buhay. Pero kahit naman po mahirap, basta marunong tayo manalangin kayo papagod. Hindi na tayo pababayaan. So, yung pang walong katotohanan nga po pala about sa akin is, yung pinagkakaabalan ko ngayon, ano nga ba yung pinagkakaabalan ni Ate Ayi? So, si Ate Ayi is a full-time wife. Opo, full-time wife. Kasi kahit po wala pa akong anak, dapat nag-work. Ang plan, gusto ko po talaga sana is magtrabaho. Kaso, ayaw ng asawa ko. Kasi sabi niya, dito na lang daw ako sa bahay. At ayaw niya daw ako. So, siguro, hindi ko alam kung ano yung mga bagay na naiisip niya kung bakit ganun yung decision niya. Siguro, syempre, bilang asawa, respeto na lang natin yun. Kasi sabi niya, kaya niya naman daw. So, syempre, siguro, pagdating ng panahon na kailangan niya ng tulong natin, syempre, tutulong tayo. So, at saka, kagaya ngayon, di ba? Dahil sobrang, syempre, sa umaga lang naman masyadong maraming gawain. So, naisipan ko na itong mag-vlog. So, ang pag-vlog kasi is, siguro, nakatuwaan ko na lang din siya. Kasi, may mga nakikita ko mga nag-vlog na kapo ko din. Yung mga, gusto ko lang i-share. Kasi gusto kong i-share sa ibang tao yung happiness ko, ganon. At saka nga pala, yung asawa ko, vlogger din siya. Pero soon makikilala niyo rin siya, makikipag-collab ako sa kanya, kung papayag siya. Pero basta soon makikilala niyo rin siya. Siguro yung mga iba kong kakilala dyan, kilala nila yung asawa ko. Plado po yun. Charot. Yung pang siyam na katotohanan about sa akin. Yung buhay, ano nga ba yung buhay ko before nung wala pa akong asawa? So, ang buhay ko po dati, nung wala pa akong asawa, is dati po akong model. Charot! Kapal ng mukha mo! Joke lang yun. Dati po akong cashier sa isa sa mga starting business sa Sablayan. Cashier lang po ako, hindi pa ako model. Charot-charot lang po yun. Wala naman po sa itsura ko maging model. Tsaka, ang baka naman po, taba-taba. So, yun nga po. Dati talaga, bahay-trabaho lang ako. Hindi ako yung tipo ng tao or tipo ng babae na gagala. Siguro, gagala lang ako kapag sinusundo ako ng mga yung totoo kong kaibigan. Yung mga classmate ko before na naging best friend ko na gano'n. Pag sinusundo lang nila ako sa bahay, tsaka lang ako nakakalabas. Tsaka, o kaya, sinusundo ako ng asawa ko ngayon. Ganun lang yung nagiging buhay ko before. Pero mahilig ako, guys. Ibababa ko din yung Facebook account ko. So, marami akong mga live videos doon. Na mo puro, kalokahan ko lang. Kasi nga, pangit na nang nangyayari sa mundo, dapat hindi na natin binabagulin. Dapat. Galing yan. Kung ano man yung mga nakikita nyo ngayon sa mga videohan ko, so, manood na lang kayo guys. Marami tayong gagawing prank. At saka, naiisip ko nang i-prank yung asawa. Kasi alam ko kung ugali niya eh. Kaya, madami kayong mapapanood sa akin guys. So, watch lang kayo. So, ang pang-sample, bakit mo nga ba pinasok ang pag-vlog? So, ang totoo kasi guys, oo, nandun na ako sa part na ang gusto ko talaga is mag-spread ng happiness, i-share yung kasiyahan ko ba, ganun. So, meron talaga akong isang bagay talaga na gustong gawin kung bakit alam naman natin na ang pag-YouTube, meron din sahod or, syempre, ando na tayo guys, merong kikitain, siguro soon, pero hindi pa ngayon kasi bago pa lang ako nag-i-start eh. So, ang ano ko talaga is, meron akong gustong tulungan. Wow! Siyempre, una kong gustong tulungan is yung magulang. Kasi hindi naman kami yan. Meron akong gustong ibili para sa kanila na
siguro yun talaga yung gusto ko dati. Kaya lang hindi ko talaga siya hindi ko pa siya maibigay kasi hindi naman ganun kaganda yung trabaho ko. Saka may kontrata lang. Buti nga, pero siguro sa pag-vlog, baka kung sakali, ganun, maibigay ko yung isa sa mga gusto ng mama ko. At saka, hindi lang naman sila yung plano ng plano kong tulungan. Tsaka yung asawa ko kasi, sabi niya, marami siyang gusto tulungan. So, gusto ko rin dun sa mga tao na alam kong nangangailangan ko. So, So, malaking tulong din, guys, kung tutulungan nyo rin po ako. So, magtutulungan tayo. Gagawin natin example lang isa't isa at gagawin natin lahat para makatulong sa'yo. So, yun lang po and maraming salamat. Thank you for watching, guys. Bye!